excited na po na makinig ng mensahe buwan sa pinakapuso ng ating Panginoon. Tayo na po lahat ay tumayo. At sa pagtayo po natin, magtaas po tayo ng ating kamay. Tayo po lahat ay umuho at tumingin. Hallelujah. Sapagkat nakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos. Sa oras po ito, muli po natin pakanasay ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang maraming tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Feel my heart, let it
six, oh ten. Yes, Lord. Far above here. His name is high above the heavens. His name is exalted. Far above the earth. Yes, and honor and praise as to his name. Yeah.
Yeah.
sabihin natin ng malakas, mabuti ang Diyos! Para na lang sa akin yung sigaw ninyo, pero yung para sa Diyos talaga, yung malakas talaga, mabuti ang Diyos! Amen tayong lahat ay mga kaupo. At sabihin mo sa katabi mo, mabuti talaga ang Diyos. Sabihin mo, mabuti talaga ang Diyos. Amen. Praise God. Pinagpawisan tayo. Hindi na tayo pupunta ng gym para magbayad pa, para sumeksi. Si Pomboy mo ba nagpupunta ng gym, nagpabayad pa para ng sumeksi. Ito, hindi mo na kailangan pupunta ng gym. Sumeseksi ka pa. Sabi ng aklat ng aawit, no? Enter his gates with thanksgiving. Enter his courts with praise. Sabi ng Biblia, in the book of Psalm 47, clap your hands, all the peoples of the earth. Sabi ng Panginoon. So, sa oras na ito, napakaganda ng mensahe. No? Yung pamagat muna, unahin natin yung pamagat. Praise God. Unahin natin yung pamagat. Tignan natin yung pamagat. Jesus, the author of life. Taas mo pa ng konti, Shem. Yan. Kasi taas ng iyong buhok. Sige, taas mo pa. Jesus, the author of life. Yan ba? Yan. Okay na. Jesus, the author of life. Si Jesus, ang mayakda ng buhay. Jesus, the author of life. Pumunta tayo sa introduction. Alam nyo, sa mga panahong ito, ginagamitan ko na kayo ng pinag-aralan ko sa Bible School. No? I studied the pastoral training course, I studied the evangelist course, I studied bachelor of theology, and napakaraming pinag-aralan ko patungkol sa Biblia. So ngayon, ginagamitan ko na ngayon ng ganito. Nilalagyan ko na ng introduction. So, para sa mga nag-aaral ng Bible School, mag-graduate ng Bible School, alam nila itong style na ito. Jesus is not created being. Si Jesus ay hindi nilikha. Sapagkat maraming naniniwala na si Jesus ay tao lamang, propeta lamang, o si Jesus ay nilikha lamang ng Diyos. At yung iba'y naniniwala si Jesus ay Diyos din naman pero maliit. But Jesus is not created being. But in fact, Jesus is God. Siya po ay Diyos na totoo. Creator of all things and giver of life. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay sa mundong ibabaw na ito at sa Kanya nagmumula ang buhay. Sino rito ang may buhay? Taas ang kamay. Huminga nga kayo. Kahit kung pag-aamit siya, hindi gusto ng katabi niyo yan. Pero still, kayo'y may hininga, kayo'y may buhay. At ang buhay na iyan, ang ating hininga, ang may bigay niya, walang iba kundi ang Diyos. Sabi ng Biblia, the breath of life, no? Or the Holy Spirit, breathe upon us the breath of life. Hiningahan tayo ng Espiritu ng Diyos ng hininga ng buhay. John chapter 1, tingnan natin sa John chapter 1. Yan. O sige, sa John chapter 10 na muna tayo bago yung John chapter 1. Sige. Yan. Ito muna tayo. The thief comes only to steal and kill and destroy. No? Actually, dapat nawala ito sa intro eh. No? Nagkabaligtad, no? Nagkabaligtad. Pero okay lang. Ito yung text natin. Kanina, title yun or theme. Bago yung intro, dapat nawala ito. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ang magnanakaw ay dumating lamang para magnakaw, magwasa at pumatay. Ang magnanakaw ay nagpunta lamang para magnakaw, pumatay at magwasa. Sino yung tip na iyan? Si Satan and his demon cohorts. The thief comes only to steal and kill and destroy. I, Jesus said, have come that they may have life and have it to the full. Ako'y naparito para bigyan sila ng buhay, bigyan kayo ng buhay at to the full at ganap na buhay. Nakuha po ba natin? Tingnan natin ang the book of John chapter 1 verse 3 and 4 says. No? John chapter 1, pakitay mo na lang yun kung wala. Sige. Yan. John chapter 1, all things were made. Sa pamagitan ni Jesus, lahat ng bagay ay nagawa at nalikha. Without Him, nothing was made that has been made through Him. Kaya yung mga naniniwala na si Jesus ay tao lamang,
ito ay maliit lamang na Diyos, o ito ay propeta lamang, o mabuti lamang na tao, they are all in sila nasa error. In Him was life. Sabi ng John 1:4, na kay Jesus ang buhay, at ang buhay na ito ang lao ng sangkatauhan. Na kay Jesus ang buhay. Amen po ba? So sino ang lumikha sa atin? Diyos. There's only one God, but has three divine distinct personalities. Ano yung sabihin ng distinct? Ito kasi ang mystery ng Holy Spirit eh. Ito yung mystery ng Trinity. Ang Diyos, isang Diyos yan. Pero binubuo ng tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero sa inyong kaalaman, iba yung Father sa Son. Iba yung Father sa Holy Spirit. Iba yung Son sa Father. Iba yung Son sa Holy Spirit. This is the mystery of the Trinity. Ano po? Iisang Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Nakakita na kayo ng itlog? Nakita niyo yung white heart cover check ng itlog? Ha, di ba? Parehas pa siya ng egg yolk? Hindi. Yung egg yolk ba parehas ng puti na nasa loob ng egg? Hindi. Pero egg yan. Pag sinabi mo itlog, may balat, may puti sa loob, at merong egg yolk. Tama? Pero yung egg yolk, sa cover shell niya, magkaiba yun. Tama? Tama po ba? Sino'y nakakaunawa taas ang kamay? Kung di naunawaan, ulitin ko ulit. So ang egg, pag sinabi mong egg, binubuo yan na yung white na hard cover shell, tapos yung white na nasa loob na rich in protein, at tapos yung egg yolk. Kaya kung nag-iiwas ka sa mataas na cholesterol at mataas na high blood, siyempre, high blood, mataas na yun, di ba? Wala namang mataas na low blood. Kung ayaw mo nang mataas na ayaw mong high blood, ayaw mo nang mataas na cholesterol, kung nag-iiwas ka, huwag mong kakainin yung egg yolk. Kasi yun yung mataas sa cholesterol at saka mag-high blood. Pero yung white, mas maganda yun kasi rich in protein yan. Tama? Pero huwag mong kakainin yung balat. Kasi pag kinain mo yung balat, balat na naman yan, oing-oing ka yan, oing-oing. Yan yung mga kumakain ng balat ng egg. Amen po ba? Pero para sa inyong kaalaman, pag hindi ka naman high blood, hindi naman mataas ang cholesterol mo, okay lang kumain ng itlog araw-araw. Yes, according to Dr. Carillo. It's okay to eat egg every day, daily. Kapag hindi ka high blood at hindi mataas ang cholesterol mo. Maliwanag ba yun? Oh, lalo na yung mga bata na very active yan, okay kumain ng itlog araw-araw, basta huwag lang mataas ang dugo mo, huwag lang mataas ang cholesterol mo. Ninyo. Pero pag mataas ang cholesterol mo, high blood ka, siguro iwasan mo na yung egg yolk, yung puti na lang ang kainin mo. So, ganun ang Diyos. Iisang Diyos siya na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Pero iba yung Ama sa Anak, iba yung Ama sa Holy Spirit, iba yung Holy Spirit kay Jesus. Magkakaiba sila. So, one God in three divine distinct personalities. So, hindi natin pag-aaralan ngayon ang Trinity. No? Iba ang pinag-aaralan natin, kundi yung Jesus, the author of life. May tao pa ko rito. Sino ang Diyos? Iisa ang Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Maliban dito, wala nang ibang Diyos pa. Kaya sa Pilipinas, maraming gino-Diyos. Merong Diyos sa EDSA, merong Diyos sa loob ng simbahan, merong Diyos sa mga sementeryo. Sa sementeryo, daming Diyos. Kagaya ka po sa sementeryo.